up guys? JB Tan Vlogs nga pala mga kapengyo. At ito, nandito kami sa isang park ngayon kung saan sa labas to ng paaralan ng anak ko, si Simon. Ito si Jacob, kakasundo lang namin mga kapengyo. At today, meron kasi ako review. Kung napansin nyo yung unboxing ko at review mga kapengyo, hindi kasi siya kompleto ng detalye. So ngayon, nag-decide ako na review rin yung ano niya, Hyper Boost, tsaka yung ano niya, yung 5K 30fps na wide angle, kasi yung ginamit ko nung nakaraan is na hindi siya super wide. So ngayon, tara, subukan natin to mga kapengyo. So ito mga kapengyo, tumatakbo na ako gamit yung 3.0 Super Boost. Ano, kamusta yung quality? Okay ba? Kahit na tumatakbo ako, yan, paharap naman. Ngayon naman mga kapengyo, subukan naman natin yung walang boost. Tignan nyo kung ano yung pinagkakaiba. Tatakbo ulit ako. At ito mga kapengyo, tumatakbo na ako. At ito naman yung paharap niya. So ngayon mga kapengyo, testingin naman natin yung 5K 30fps na normal lang yung wide niya. Wala kasi siyang super wide na settings. Pero mamaya, itatry din natin yung 4K super wide. Kaya mga kapengyo, no, nakita nyo naman siguro yung pinagkaiba ng super wide at wide using 4K at 5K mga kapengyo. Sa tingin nyo, ano yung mas quality, ano yung mas malinaw, mas maganda yung field of view? Depende yan sa inyo mga kapengyo. Like ako ngayon, gamit ko lang is yung wide, hindi ako gumamit na super wide. Yan, kasama ko yung anak ko. At nakikita na rin namin yung mukha namin sa screen mga kapengyo. Kaya magandang maganda at bagay na bagay talaga to sa mga vlogger. Kapengyo, nandito pa rin ako sa lugar kung saan sinubukan ko yung 4K at 5K. At dito, windy siya. Subukan naman natin yung sounds kung naririnig nyo ako. Yan, medyo malakas yung hangin niya ngayon. Ano guys, naririnig nyo ba ako? Okay ba yung boses ko? Kahit na medyo malakas yung hangin, clear pa rin ba? Hindi ko alam kung ayos ba yung sounds ng GoPro Hero 9. Pero sa experience ko naman sa GoPro Hero 8, eh maganda naman yung quality ng sounds niya. So, eto, na-test na natin yung quality ng GoPro Hero 9. Ano sa palagay nyo guys? Kaya mga kapengyo, nandito naman kami kasama yung anak ko, yeah, si Simon, si Waifu, at si Jacob. Gamit natin ngayon mga kapengyo yung 2.7K 60fps mga kapengyo, na naka-wide lang siya, hindi siya naka-super wide. So after nito, subukan naman natin yung 4K mga kapengyo, then pupunta tayo sa 5K naman sa susunod. So 4K muna, subukan natin. So ito naman mga kapengyo, no, naka-super wide naman tayo gamit yung 4K 60fps. Super wide to ngayon mga kapengyo. Ayan si Jacob. Ayan si Waifu, ayan si Simon. So, ayan mga kapengyo, kamusta naman yung super wide na gamit yung 4K? Ayos ba mga kapengyo? Ayan o. Oh. Ayan, nandito nga pala kami sa Napoli mga kapengyo. At nakagaling lang kasi ng mga bata, galing na school.
na mga kapenyo, nakita nyo naman siguro yung comparison na gamit natin sa Hyperlapse, yung 4K tsaka yung 1080p. So ano yung mas prepare nyo doon sa dalawa. At ganun din, ginawanan ko ng coating shots dito gamit yung 5K, 4K tsaka 2.7K. So ano yung mas prepared nyo doon sa tatlo, at doon naman sa Hyperlapse, ano yung mas prepare nyo doon sa dalawa, yung 4K ba o yung 1080p. So at least bago kayo bumili ng GoPro Hero 9, meron kayong idea mga kapenyo dahil sa review natin na to. Gamit natin yung 5K. Yes, Jacob, kumakain na ng pizza. Si Y2, yeah, busy na sila. Ito yung kakainin namin, yeah. Chicken tsaka pizza. Siyempre, dito yan sa mga paborito ng Pilipino sa Napoli, mga kapenyo. So, chichibok muna kami at mamaya na lang. Ito na mga kapenyo, no, yung 5K 30fps gamit natin ngayon. Ayan ulit si Jacob, ayan. Ayan si Waifu, ayan si Simon. Hello Simon. So ayan, kamusta naman yung quality ng 5K mga kapenyo? Okay ba yung 5K 30fps? Ayan kami ni Jacob mga kapenyo. Tingnan nyo kung maayos ba siya. Ayan, bali hawak-hawak ko lang ang aking GoPro. Wala akong ginamit na tripod. At hindi rin to naka super wide mga kapenyo, naka wide lang siya, wide angle lang siya. So yun nga pala mga kapenyo, doon sa bibili ng GoPro 9, pag naka 5K 30fps ka pala babe, wala siyang monitor. Pag naka 5K 30fps ka guys, hindi nakikita yung monitor sa harap, hindi nakikita yung mukha mo. Pero pag naka 4K ka, 2.7 o 1080p, nakikita yung mukha mo, pwede ka mag vlog. So eh mga kapenyo, ano yung mas prepared nyo, ano yung mas nagagandahan kayo sa 5K ba o 2.7K o yung 4K. Yung 1080p hindi ko na sinubukan kasi alam naman natin lahat, karamihan ng mga vlogger 1080p ang gamit. So kayo mga kapenyo, ano yung mas prepared nyo para dito sa GoPro 9 bago kayo bumili? So makikita nyo 2.7K, 4K o 5K.